Libra, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong August 1 to 15, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Libra energy update, August 1 to 15. Midheaven, pinnacle, wow. So, yung iba sa inyo, focus na focus kayo sa inyong career. Sa inyong life's purpose. Yung iba sa inyo, meron kayong nare-reach na, meron kayong, kumbaga, naaabot na mga pangarap nyo sa buhay, especially sa career ninyo. Yung unti-unti, nakukuha nyo yung gusto nyo sa career. You have Venus, beloved. Venus is the planet of money, love. So, pwede rin, maganda ang pasok ng pera for you, Libra, ngayong first half ng August. Even relationships din. So, kung kayo ay single, maaring you are gaining attention. From others. May mga admirers. You also have energy ng Capricorn. Achieve. Yes. Marami kang gustong ma-achieve. Kumbaga, focus ka talaga sa, sa iyong kaperahan, sa career path mo, na makuha mo yung gusto mo. Yung posisyon na gusto mo sa trabaho. Or yung business mo, kung saan ka, saan papunta yung negosyo mong yan. Let's see your overall energy. Three of Swords. Meron ditong heartbreak. So parang ang lumalabas dito, yung iba sa inyo, deep within you, you're in pain. Deep within in you, you are disappointed. Bakit? May kalungkutan. Oo, may mga ganun na pag nakita mo sila, akalain mo na wala silang problema. Pero meron pala, deep inside. What is the challenge? The Six of Swords. Ah, okay. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong major decision na gagawin, especially sa career, na kung saan kailangan yung lumipat or umalis. Na parang pag inisip mo, good things siya, sana siya, no? Maganda siya kasi magandang opportunity na yan. Pero may mga taong may iwanan ka. Diba? So, parang yung energy ng mga nag-abroad. Na yes, maganda yung opportunities abroad, pero may mga sacrifices kang kailangan gawin na iiwanan mo yung family mo. Let's see your opportunity. The Ten of Cups, oh, family, prosperity. Oh, di ba? May opportunity ka na maging prosperous, na maging contented, na mabigay mo yung needs ng family mo, ng mga mahal mo sa buhay. Your blessing is the Strength card. O, ang ganda. As a blessing, meron kang sapat na lakas para harapin lahat ng iyong mga challenges sa buhay. Meron ka man ngayong pinagdadaanan, meron ka mang laban na hindi mo sinasabi sa iba, sinasarili mo lang. Meron ka namang lakas para makayanan yan, na ma-overcome. Okay? So, matatag kayo, Libra. Let's see. Working smart. You're really focusing on mastering your skills. Yung iba may bago kayong pag-aaralan na knowledge or skill set to improve. Yung iba sa inyo rito napapagod na, no? Kasi siguro parang, ayun, feeling
heartbroken rin kayo kasi minsan nakakapagod na sobrang puro trabaho, trabaho na lang na parang, alam mo yung gusto mong ma-achieve yung goal na yon. So, parang magdo-double time ka talaga to focus on your work, your career. Pero napapagod din tayo, di ba? So, kailangan, ano, magpahinga. Kailangan magpahinga. Ayan, o. Go within. Exploring your unconscious mind. Self-reflection. Oo. So, I think this first half ng August, magkakaroon ka ng self-reflection. Isipin mo rin, ano ba talaga yung priorities mo sa buhay? Ano yung options, no? Ano yung dapat mong gawin? Ano yung, saan ka mas nagiging masaya? Saan ka mas nagiging fulfilled? Money, career, finances. You have the moon, Queen of Pentacles, Nine of Swords. Oh, ito yung sinasabi ko na ano. Minsan nakakapagod sa work, sa trabaho, sa career, sa business. Dahil, ano yan eh, kailangan talaga nating magtrabaho para kumita tayo, di ba? Some of you na sa isang trabaho or career kayo na nakaka-stress. Pero, ito namang trabaho na to, maayos naman ang income na pumapasok. Stressful nga lang. Also have the moon. Kaya yung iba sa inyo, parang feeling nyo, ano ba, aalis ba ako rito? Or hahanap na ako ng ibang work? Or magtitiis na lang? Kasi pwedeng meron kang iba pang pangarap na gusto mong i-pursue sa buhay na hindi mo magawa. But definitely, ano, nakakapag-provide naman. Malaki yung, iba sa inyo, maganda yung pasok ng pera. Stressful nga lang. O, ayan, yung iba sa inyo nagiging emotional at the moment. Sa trabaho. Investments. Ah, okay. Yung iba sa inyo, may mga papasukin kayong investments. Medyo mag-ingat lang ha pag papasok sa investment. You have to make sure na ni-research mo para walang sisihan. Pero yung iba sa inyo na nakapagsimula ng investment before, makikita nyo yung paglago ng negosyo nyo. Sa relationship, you have the Star, the Sun, King of Wands. Wow! So, kung kayo in a relationship ngayon, I see a very strong connection with someone. Open-minded. Self-love. Okay. So, iba sa inyo, you may be dealing with someone na medyo maluwag kayo sa kanya or maluwag siya sa inyo. Like, for example, hindi siya yung tipong very controlling. Alam mo yun na chill lang pagdating sa relationship. And if you're single, some of you are focusing on self-love, taking care of yourself. Yun muna yung inuuna ninyo. Ang inyong mga sarili. Oo. Pwedeng iba sa inyo, hindi pa kayo ready for a committed relationship. Kaya, self-love muna. Oo. Let's see what else. Awaken to your soul's potential. Ascension. The bigger picture. Take a step back and gather your thoughts and feelings. Okay. So for you, Libra, I think yung iba sa'yo nagkakaroon ng spiritual awakening, no? You are realizing your true power. Nagiging malawak rin yung inyong pananaw sa buhay. Hindi kayo basta-basta na parang magde-decide na, oh, ito yung gagawin ko, basta na lang, no? Pinag-iisipan nyo muna yan. Kumbaga yung maturity ninyo to the highest level. You're becoming more mature in making decisions in your life. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!